11 na ang nasawi matapos makainom ng lambanog sa Nagcarlan at Rizal, Laguna nitong weekend. Ayon sa kaanak ng ilang biktima, sa isang tindahan lang nila nabili ang sinasabing lambanog. Maaksyon si Gary De Leon. Kita sa litratong ito ang masayang inuman ng isang grupo ng mga lalaki sa dinalawang birthday party sa Nagcarlan, Laguna nitong Biyernes. Pero matapos nito, isa-isa na silang nahilo at nagsuka. Apat ang agad na sawi, kabilang ang mag-chewing sina Senan Piedra, 60 anyos, at Jason Navarosa, 34 anyos. Nagdumaing ng umaga ay yung parang nagsisikip daw ang dibdib na hindi makahinga. Yun, ay dinala sa ospital. Ayon sa may birthday na nagpainom, hindi niya natikman ang lambanog dahil masama ang kanyang pakiramdam. Pero hindi raw siya naniniwalang ito ang dahilan ng pagkapatay ng mga kaibigan. Regalo daw ang 2 litrong lambanog ng may-ari ng Emma Store na nagbebenta nito. Pinainom ko lang sila. Nagbigay siya na Emma ng alak. Hindi naman yun nakano, yung ininom nila kapon. Yun. Tinikman naman ni Amador ang natirang lambanog sa handaan, maging siya. Sumama na rin ang pakiramdam, pero tumangging magpakonsulta sa doktor. Ako narikirutakan sikmura, sabi ko. Eh, ba't hindi ka nagpa-check up? Ako, mag-ako na lang ako nung aking dating ininom gamot. Sa video naman ito, makikitang nagsasayawan ang maghipag na si Marie Chris at Annelyn Lanusa sa unang birthday party ng anak niya noong Huwebes sa Barangay Purok 1, Ilaya sa Rizal, Laguna. Pero pareho silang nasawi kalaunan matapos din umanong makainom ng lambanog na binili sa Emma Store. 20 namang dumalo sa party ang naospital. Lalo na ho ako takot na takot at ang aking manugang patay, ang aking mag-ama na andun din po, mga nakainom din po ng lambanog. Uminom din ng lambanog sa isang handaan si Cornelia Alia, pero ayaw din niya magpa-ospital kahit nanghihina na dahil sa pagsusuka at pagdumi. Wala kaming pera, sir. Ayon sa Municipal Health Center ng Rizal, Laguna, ilang beses nilang kinumbinsi ang mga nakainom ng lambanog na magpatingin sa doktor, pero ayaw daw makinig ng mga ito. Sinasabi nga po namin, don't wait for the signs and symptoms to appear. Kasi ang nangyayari po dito, kahit late mag-appear yung ating mga simptomas, kapag lumabas siya, dire-diretso na. Sa tala ng Rizal Municipal Disaster Office, 11 na ang nasawi mula sa higit 300 na ospital. May 7 pang critical at 18 unstable. Pinuntahan naman ng CIDG Calabarzon at Rizal Laguna PNP ang bahay ni Emma Ocaya na may-ari ng tindahan ng lambanog na nainom ng mga biktima. Kinumpiska nila ang kanyang mga paninda. Hindi rin daw lusot ang manufacturer nito. Ipapadala po natin sa FDA para po sa pag-aaral kung bakit nangyari po yun. Posible po natin siyang kasuhan ng negligence resulting in multiple homicide. Yan po yung source ng mga lambanog. Ipinagbawal muna ang pagbebenta ng lambanog sa buong Laguna dahil sa nangyari. Umaaksyon, Gary De Leon, News 5. Higit 100 ang isinugod sa ilang ospital sa Metro Manila matapos makainom ng lambanog sa Laguna. Para sa update, tumasun live mula sa East Avenue Medical Center si Ria Fernandez. Ria, gaano karami pa ang nadali ng lambanog at naka-confine ngayon sa mga ospital? Lucy Bok, sa ngayon nadagdagan pa ang bilang ng mga itinakbo sa iba't ibang ospital dito sa Metro Manila matapos uminom ng lambanog nitong nakaraang linggo. Under observation si Jojo sa East Avenue Medical Center matapos sumanong malason sa lambanog ng kanyang nainom sa Barangay Pook sa Rizal, Laguna noong Biyernes. Kasama ang 7 pang kabarkada, tinagay daw nila ang 5 litrong lambanog na nakalagay sa isang plastic bottle mula alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Pagkatapos nito, nakaramdam na raw ng kakaibang sakit ng ulo si Jojo. Parang umiikot ka nung wala sa oras. Kaya yun po, talagang takot na takot talaga ako. Naagapan naman daw siya ng mga doktor pero ang 2 sa kanyang mga nakainuman, binawian ng buhay. Kasama rin sa nasawi ang kaanak ng isang kagawad sa Barangay Pook. Mahinala raw siya kung saan galing ang lambanog na dumali sa kanyang kaanak. Tingin ko nga po, isa, pero yung may puro din dun, may nagluluto kasi doon ng tubay na lambanog. Sa Philippine General Hospital naman, umabot sa higit 106 na po ang itinakbong pasyente mula sa Laguna. 5 sa kanila menor de edad pa. Lahat sila nagsuka, nanakitantyan at nanlabo raw ang mata.
Wala namang kidney failure, kaya lang isa sa mga pwedeng mangyari yon. Pero dinadialysis yung isa dahil yun ang pinakamabilis na paraan para matanggal natin yung asido sa kanilang dugo. Iisa lang ay tinuturo ng mga pasyente rito na nagpadali sa kanila ang produktong nabili mula sa tindahan ng Emas Lambanog sa Barangay Pook. Ayon sa DOH, nakalalaso ng lambanog kapag mali ang proseso ng paggawa rito. Madalas daw ito kapag backyard manufacturer lang ang gumawa at hindi rehistrado sa Food and Drug Administration. Imbes na ethanol, yung alcohol na napupunta doon sa alak, methanol ang napoproduce. Ang methanol, hindi siya kayang i-metabolize ng human body. No? Pagdating niya sa atay, imbes na yung ma-metabolize siya, ang nangyayari, nagpo-form siya ng formaldehyde o yung parang formalin. Nagdeklara na ng state of emergency sa bayan ng Rizal para mapondohan ang pagpapagamot sa nasa 300 residenteng nadali ng lambanog. Luchibok, nakakuha na ang DOH ng sample ng kinekwestiyong lambanog para suriin kung mataas nga ba ito sa methanol content. At paalala na rin ang ahensya sa lahat ng mga nakainom ng lambanog, lalo't kung nakakaranas na ng mga sintomas, ay agad nang magpatingin sa doktor. Luchibok. Maraming salamat, Ria Fernandez.